Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Araneta Center Bus Station sa Quezon City. May nakatakda pong inspeksyon dito ang mga tauhan ng Land Transportation Office at Department of Transportation bilang paghahanda sa dagsa ng mga pasaherong biyaheng probinsya para po sa Semana Santa. Bago ang mga ulat kaugnay sa mga paghahanda sa Semana Santa, unahin po natin ang tungkol sa dalagitang natagpo ang patay sa septic tank sa Danau, Cebu. Lumalabas sa autopsy na 34 na beses sinaksak ang biktima. Hindi naman masagot kung nagahasa siya. Narito ang report. Ang lagpas dalawang araw na paghahanap sa 14 anyos na si Theza Marie Igay. Nagtapos nitong Lunes nang makita siyang isinilid sa septic tank ng pinapasukang Cogon Cruz Integrated School sa Danau, Cebu. Natagpuan malapit sa Poso Negro ang kutsilyo at tubong may bahid ng dugo, pati ang mga sinasabing damit ng biktima. Base sa autopsy sa labi, nagtamo ng 34 na saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan si Theza Marie. We also noted one big stab wound on the side, on the left side of the body, and several other smaller stab wounds on the left side of the body and on the chest. Nakita rin natin marami siyang stab wounds sa neck. Itinuturong suspect si Jesse Mediquillo, ang naka-duting security guard sa paaralan. Nakunan pa ang kanyang pag-alis sa paaralan sa CCTV umaga nitong Sabado kung kailan iniulat na nawawala si Theza Marie. Ayon sa kanyang karelyebong guard, ilang araw ng kakaiba ang kinikilos ni Mediquillo. Nagpunta rin daw si Mediquillo sa kanilang bahay para magpaalam na hindi na muling papasok. Base sa impormasyong nakalat ng Danau City Police, tumutulong ang suspect sa gastusin ng dalagita at kanyang mga kapatid matapos silang iwan ang kanilang ina. Kinalaunan, isinuplong ang gwardiya sa pulisya matapos umano niyang kalbuhin ang dalagita at sunugin ang gamit nito. Allegedly, kining atong biktima, magsigi, gibadlong na niya nga dili mag-uban-uban sa barkada, dili magsigiglaag niya. Unknowingly, kay bata pa man lagi, mugawas jud. So, mauna iyang isa sa mga rason nga nung iyang giputlan o buhok. Dahil sa insidente, pinatira muna sa Lapu-Lapu City ang biktima. Pero, sinasabing bumalik siya sa Danau at tuluyang inireport na nawawala. Sinalungat naman ng Cebu Provincial Crime Lab ang lumalabas na chismis na buntis ang biktima. Hindi nga lang nila masabi kung ginahasa ang dalagita, hindi na masusuri dahil naaagnas na ang bangkay. Ang kaanak ni Theza May, iisang panawagan sa gumawa ng krimen. Surrender lang kaya ron matagaan sa justisya ang akong anak.